Noong August 6, 1945, bumagsak ang isang atomic bomb sa Hiroshima, Japan na pinangalan ng Little Boy. Ang bombang ito ay dala ng American B-29 bomber na Enola Gay. Ang pagbagsak ng bombang ito ay naging sanhi ng malawakang pagkawasak na puminsala ng halos buong lungsod at kumitil ng buhay ng mahigit 140,000 katao. Sa isang iglap, ang Hiroshima ay naging abok. Ang mga bahay, gusali at mga tao ay naglaho sa alikabok. Ang iba naman ay nasunog ng matinding init na dulot ng pagsabog. Maraming tao ang namatay sa mismong araw na yon, habang iba ay nasawi sa mga sumunod na linggo dahil sa radiation at injuries. Ang pangyayaring ito ay nagmarka ng pagtatapos ng World War II dahil ang Japan ay sumuko matapos ang ikalawang atomic bomb na bumagsak sa Nagasaki, 3 araw matapos ang Hiroshima. Ngunit ang trahedyang ito ay nagsilbing paalala sa buong mundo kung gaano kalupit at mapanganib ang paggamit ng ganitong klase ng armas. Kamusta mga travel buddies? Welcome sa ating travel adventure. Ngayon, dadaling ko kayo sa isang special day trip mula Osaka papunta sa makasaysayang lungsod ng Hiroshima. Handa na ba kayo? Bibisitahin natin ang ilan sa mga makasaysayang lugar sa Hiroshima at makikita natin ang pagbangon ng mga ito mula sa trahedya ng World War II at ang paalala at mensahe ng mga lugar na ito tungkol sa masalimuot na nakaraan at sa tatag at resilience ng mga Hapon. Mula sa Osaka, magbibiyahe tayo ng Shinkansen o ng bullet train papunta sa Hiroshima, isang lungsod na kilala sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan ng Japan. Sa loob lamang ng ilang oras, makakarating na tayo sa lugar na puno ng inspiring stories at beautiful sights. Pero bago tayo sumakay sa bullet train, bumili muna tayo ng pagkain dito sa convenience store na ito. At eto na, sasakay na tayo ng Shinkansen, isa sa pinakamalinis na mga tren sa buong mundo. Favorite ko talaga ang mga convenience store sa Japan dahil sigurado makakabili ka ng mga healthy and delicious food na siguradong busog ka at hindi pa masakit sa bulsa. At ito na nga, malapit na tayo sa Hiroshima. Excited na ba kayo? Ang Hiroshima ay isang lungsod sa Japan na may malalim at makabuluhang kasaysayan. Naitatag ito noong 1589 bilang isang kastilyong bayan at mabilis na naging mahalagang sentro ng commerce at politika sa rehiyon. Pero ang Hiroshima ay naging kilala sa buong mundo dahil sa isang trahedya noong panahon ng World War II. Noong August 6, 1945, binomba ng United States ang Hiroshima gamit ang unang atomic bomb na ginamit sa digmaan. Ang pagsabog ay nagdulot ng malawakang pagkawasak at kumitil ng libo-libong buhay. Ang lungsod ay halos naglaho sa isang iglap at naging simbolo ito ng pangingibabaw ng kapayapaan sa harap ng kaguluhan. Pagkatapos ng digmaan, ang Hiroshima ay muling itinayo at ngayon ay isang thriving city na patuloy na nagdadala ng mensahe ng kapayapaan sa buong mundo. So now, nandito na tayo ngayon sa Hiroshima Castle. Kapag pupunta kayo dito for a day trip, pwede nyo nang sakyan ang city tour bus, pagbaba nyo ng Shinkansen station ng Hiroshima. Pwede nyo nang hanapin ang city tour bus ng Hiroshima. It's a local city tour bus, mura lang ang bayad at iikot ka nito sa iba-ibang mga tourist spots sa city ng Hiroshima. Ang Hiroshima Castle na kilala rin bilang Carp Castle ay itinayo noong 1589 ni Mori Teremoto, isa sa mga kilalang daimyo ng Japan. Nagsilbi itong sentro ng kapangyarihan sa rehiyon ng Hiroshima noong panahon ng Zenkoku at Edo periods. Ang kastilyo ay mayroong 5 palapag at pinalilibutan ng malawak na moat na nagbibigay proteksyon laban sa mga kalaban. Bukod sa pagiging tahanan ng mga samurai at opisyal, ito rin ay naging sentro ng pamahalaan at military operation sa rehiyon. Noong 1945, kasabay ng pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima, ang Hiroshima Castle ay ganap na nawasak.
Sa kabila nito, ang kastilyo ay muling itinayo noong 1958 gamit ang parehong tradisyonal na arkitektura na nagpapakita ng yaman ng kasaysayan at kultura ng Japan. Ngayon, ang Hiroshima Castle ay isa ng museum na nagpapakita ng kasaysayan ng lungsod ng kastilyo mismo. Bukod sa historical exhibits, ang tuktok ng kastilyo ay nagbibigay ng magandang tanawin ng buong lungsod ng Hiroshima na sumisimbolo ng muling pagbangon mula sa trahedya. We're now here sa harap ng isa sa mga pinakatanyag at makasaysayang lugar sa mundo, ang Atomic Bomb Dome o Genbaku Dome. Ang gusalang ito ay orihinal na itinayo noong 1915 bilang Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall. Dinisenyo ito ng ZEC architect na si John Letzel at nagsilbing sentro ng komersyo at eksibisyon sa Hiroshima noong unang bahagi ng 20th century. Pero noong August 6, 1945, nagbago ang lahat. Sa isang iglap, bumagsak ang unang atomic bomb sa Hiroshima at ang lungsod ay napuno ng apoy at pagkawasak. Ang bomba ay pumutok halos direktang nasa itaas ng gusaning ito na naging dahilan ng halos ganap na pagkawasak ng buong paligid. Ang Atomic Bomb Dome ay isa sa ilang estrukturang nakatayo pa rin pagkatapos ng pagsabog, bagaman halos nawasak na ang kabuuan nito. Ngayon, ang gusaling ito ay iniwan sa kalagayan nito matapos ang pagbomba bilang isang makapangyarihang paalala ng trahedya ng digmaan at ang kahalagahan ng kapayapaan. Ang Atomic Bomb Dome ay naging UNESCO World Heritage Site noong 1996 bilang simbolo ng pagsisikap ng buong mundo na hindi na maulit ang ganoong uri ng kalamidad. Ito ay isang tahimik na lugar ng pagninilay-nilay kung saan milyong-milyong bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumarating taon-taon upang magbigay pugay at alalahanin ang mga naging biktima ng atomic bombing. Ang Atomic Bomb Dome ay hindi lamang isang estruktura kundi isang mahalagang paalala sa atin na ang kapayapaan ay isang bagay na dapat ipaglaban at ingatan. Naway magsibi itong inspirasyon sa ating lahat na patuloy na maghangad ng isang mundong puno ng kapayapaan at pagkakaisa. Dito rin matatagpuan ang Hiroshima Peace Memorial Park, isang lugar na itinatag upang alalahanin ang mga biktima ng bombang atomika at magsilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng kapayapaan. Ang Hiroshima ay hindi lang isang lugar ng trahedya, kundi isang lungsod ng pag-asa at muling pagbangon. Patunay na kakayahan ng tao na maghilom at magpatuloy kahit sa harap ng pinakamalupit na pagsubok. At ito naman ang Motoyasu River, isa sa anim na ilog na dumadaloy sa sentro ng Hiroshima. Matatanaw mula rito ang Atomic Bomb Dome at kasama ito sa mga lugar na malapit sa epicenter ng pagsabog noong August 6, 1945. Noong araw na yon, ang ilog na ito ay naging saksi sa mga trahedya ng digmaan. Maraming tao ang nagtangkang magtungo rito upang maghanap ng kaligtasan mula sa apoy at init na dulot ng atomic bomb. Ang tubig ng Motoyasu ay naging kanlungan ng mga sugatan at nauuhaw na biktima. Ngayon, ang Motoyasu River ay bahagi na ng Hiroshima Peace Memorial Park, isang lugar na nagsisilbing paalala ng mga nangyari at isang simbolo ng pag-asa at kapayapaan. At ito naman ang Hondori Shopping Street,
isang pedestrian arcade na may higit isang kilometro ang haba, puno ng iba't ibang tindahan, restaurants at cafes. Dito makakita ka ng lahat mula sa mga latest fashion finds, unique souvenirs hanggang sa masasarap na local treats. Kilalang kilala ang Hondori para sa kanyang mix ng traditional at modern shops. Mapapansin mo ang mga international brands na katabi ng mga local boutiques at specialty stores. Kung food trip ang hanap mo, maraming kainan dito na naghahain ng mga sikat na Hiroshima dishes tulad ng okonomiyaki. Isa sa pinakamasayang bahagi na paglalakad sa Hondori ay ang warm and welcoming atmosphere. Makakasalamuha mo ang mga friendly locals at may experience mo ang vibrant culture ng Hiroshima habang nag-shopping o nag-chill. Kaya kung mapapadpad kayo sa Hiroshima, huwag palampansin ang pagbisita sa Hondori Shopping Street. Ito ang perfect spot para sa mga gustong mag-enjoy ng shopping, food at a slice of Hiroshima life. Ang Hiroshima ay hindi lamang isang lugar na puno ng alaala ng nakaraan, kundi isang simbolo ng pagbangon at kapayapaan na hinahangad natin para sa buong mundo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating Hiroshima Adventure. Sana ay na-inspire kayo tulad ko. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang travel stories. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, paalam at ingat palagi!